Hello mga kabayan, magandang araw po sa inyong lahat. Musta po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at migalab shout out po sa mga kapwa ko po OFW. So pag-uusapan po natin ngayon mga kabayan, medyo iba yung boses ko kasi sinisipon ako at inuubo. Kamakailan ay nag-endorso si Nor Miswari noong May 1 from Jeddah, Saudi Arabia, sa pagsuporta niya po kay Bongbong Marcos at Mir Sara at kay Robin Padilla. So the following day ata yun, ay nag-endorso din no, na formal lang in-endorso ng Iglesia ni Cristo si Bongbong Marcos at si Mir Sara. So nag-expect po mga kababayan yung kakamping lalo na itong si Lenny Robredo at ang kanyang mga kasamahan sa partido at ganun din si Isko Moreno. Kung matatanda niyo mga kababayan, sa kanyang mga interviews ay nakikiusap din si Isko at nasana ay suportahan siya ng Iglesia ni Cristo. Matatandaan niyo mga kababayan na si Bongbong Marcos at si Mayor Sara Duterte ay sinuportahan din ng Il Shaddai. At after i-anunsyo ng Il Shaddai ang pagsuporta kay Mayor Sara at Bongbong Marcos, pumunta din doon si Isko. Balak niyang sulutin din yung suporta ng Il Shaddai from Isko kay Bongbong at kay Sara, no? So ganun din siya sa tawag diyan sa Iglesia ni Cristo. So alam naman natin na tuwing eleksyon ay ang Iglesia ni Cristo ay nag-i-endorso talaga ng mga kandidato. Pero walang mga pahaging na mga salita ano, na hindi kagaya ng mga pari na marami pang mga chichiboretse ng mga magdanako, mamamatay tao, etsitira, ganyan, no? Hindi nagbabayad ng tax. So walang ganyan ang Iglesia ni Cristo. Basta sa kanila, ito yung susuportahan nila. Tapos, wala silang sinasabi na ayaw namin sa iba dahil ganito, ganun, wala silang ganyan, no? So, ito mo makikita na very professional ang Iglesia ni Cristo. Ikumpara mo sa mga kapariang, ibang kapariang Katoliko. Although, hindi lahat, no? Dahil 9,000 ang lahat ng pari sa buong Pilipinas. So, yung sumusuporta sa kakampwe, 1,400 lang. So that means wala sa kalahati pa. So ibig sabihin, mas marami pa rin yung mga matitinong pare na kung saan ay sumusunod sila sa kanilang obligasyon na pagsilbihan ang simbahan at ang Panginoon. At hindi kagaya nitong 1,400 na mga pare at mga bishops na ito na ang sinusuportahan ay ang mga politiko ng dahil lang sa alam nila kung ano, pera. Kapangyarihan kung ano pa no, yung mapupulimbat nila mula sa mga politiko na kapag yung mga sinusuportahan at mananalo, mayroon silang mga benefits no, mga bayan. So no, after mag anunsyo ang Iglesia ni Cristo ng formal na pag endorso kay Bongbong Marcos at Mayor Sara, naglabas po ng itong Rappler ng kanilang nagpost ito, no. Naglabas dito sa tweet na to, no. Sabi dito ng Rappler, INC had been rocked by successive scandals over the years, the biggest of which was a feud within the Manalo family that saw accusations of corruption by the church leaders. So ito yung sinasabi ng Rappler. Ang kapal ng mukha ng Rappler na ito, no? Kung sino man ang nagsulat nito, si Lian Buang. Pala, ito si Lian Buang talaga, kahit kailan Buang to eh. Siya pala yung nagsulat, no? Baya Lian Buang, sabi dito. Hashtag Philippine Vote, hashtag We Decide via at Lian Buang sa Twitter ito, no? Nung May 3. So, ang kapal ng mukha nitong Lian Buang, Lian Buang na ito,
na magsalita patungkol sa mga scandals na nangyari ng INC porkit hindi sinusuportahan yung ini-expect kasi nila na si Lenny Robredo yung suportahan. So, hindi na suportahan. Ito yung sinasabi dito. Itong mga successive na scandals, mga malalaking feud doon sa pamilyang Manalo. Bakit ba, Lian Buwan? Yung CEO ba ninyo na si Maria Reza, wala bang scandal? Convicted nga siyang criminal, di ba? Sa cybercrime. Di ba, bakit na, bakit convicted yung inyong CEO? Na mukhang bayag na isinumpa ng 10 demonyo. Kung mag-akusa kayo sa ibang tao, sa kanila, sa mga kung ano pa man yung mga iskandalo nila, tiyak-tiyakin din ninyo ha. Na kayo din ay malinis para hindi kayo mabalikan ng tao. Galit kayo dahil hindi inendorso ni sino ba itong Manalo, si ito bang yung kanilang leader dyan na si Manalo sa iglesia. Galit kayo dahil hindi si Lenny tinatawag pa ng ibang mga kakampwe na yung ano daw, yung iglesia ni Kristo ay kulto. Kulto pala. So bakit niligawan ninyo? Bakit niligawan ng kakampwe at ng kampo ni Isko ang iglesia ni Kristo? Na sana sila ang isa sa kanila ang suportahan kung alam pala ninyong kulto iyon. E di mga baliw pala kayo eh. Mga praning pala kayo. Bakit kayo pupunta doon sa kulto? Hindi lang nasunod ang gusto ninyo na suportahan ng iglesia, kulto na sila para sa inyo. May sinasabi pa yung post doon sa Twitter ng mga kakampo eh, na bawal daw ang dinuguan sa iglesia, pero pag magnanakaw daw, hindi bawal. O tingnan mo, kung gaano ka mga praning itong mga kampon ni Lenny Robredo, no? Kaya si Lenny Robredo hindi umaangat sa survey. Pinakamataas na niya yung 25 for the last minute na. 4 days na lang election, 25 lang ang naabot ni Lenny Robredo na sa survey. Kasi bakit? Mismong mga kanyang supporters yung nagda-down kay Lenny Robredo. Isa na ito ngayon yung itong anak ni Lauren Ligarda, no? Na talagang sukdulan yung kung totoo to. Pero para sa akin, di ako naniniwala dito, yung drama lang to. Kung totoo ito, yung sukdulan ang kasamaan ng anak sa kanyang ina nang dahil lang kay Lenny Robredo ang pinaglalaban, no? At wala man lang imik si Lenny dito. Natuwa pa, pati yung itong mga kampon ng mga kakampon, natuwa pa, pinagsishare-share. Tingnan mo kung gaano ka-animal ang mga side ni Lenny Robredo. Ganon sila kadisinti, pati itong anak ni Lauren Rigada, disinting demonyo, no? So ngayon, pinag-iinitan nila ang iglesia ni Kristo dahil na hindi nasunod na si Lenny Robredo ang iboto. So kung kulto ang iglesia ni Kristo, eh bakit kayo pa lumalapit sa kanila, di ba? Nagamit na ng kakampon ang simbahan. Nagkanta-kanta pa sila doon, ang tawag doon. Lahat na ginawa na ng kampon ni Lenny sa simbahan. Anon pa yung ginawa na siyang parang si Maria, dinadasalan na, ano na yung andun sa loob ng simbahan na nangampanya, kinurunahan doon sa loob ng simbahan. Ewan ko kung ano pa ginawa. Waipik, mga kababayan. O, andito pa ngayon yung mga pare. Nagmisa-misa doon sa harapan ng Comelec para kuno sa clean election. No? Wala kunong dayan. Ano man, sa tingin ninyo mandaraya si Bongbong Marcos? Dadayain si Lenny na 25% tapos si Bongbong Marcos is 58%. Hello? Baliw ba kayo? Si Lenny ang mandaraya kay Bongbong dahil si Bongbong ang may malaking boto. 20 million ang lamang ni Bongbong Marcos kay Lenny pag nagkataon. Tingnan mo nga itong spokesperson ni Lenny Robredo. Stress na stress. Wala na ata ito tulog.
Halos mukhang walang hilamos to eh. Walang tawag dyan, panuklay. Sinusuklay na lang siguro niya sa buhok niya dito yung kamay niya. Stress na stress dahil hindi na alam kung anong gagawin. Kahit anong ginawa na, nagbahay-bahay na sila, nagpunta na ng palengke, pa sa mga simenteryo. Eh wala eh. Hindi malamang, hindi pa malamang lamangan ni Lenny Robredo. Si Bongbong Marcos, at hindi niya ito madadaya. Bakit? Sa laki ng lamang ni Bongbong Marcos, wala siya sa kalahati. Dadayain. Talagang magre-react ang taong bayan. So, halos hindi na sila nakakatulog. Or hindi na nga talaga siguro sila nakakatulog dito eh. Kung sa pag-a-analyze, sa pag-gagawa ng paraan, kung ano. Kung ano ang gagawin para malampasan nila si Bongbong Marcos or madaya nila sa darating na halalan. Dahil wala eh. Kahit lumunok pa si Lenny Robredo ng 10 bayawak, hindi niya maabot na yung in 4 days. Lalampasan niya si Bongbong Marcos, kailangan maka-reach out si Lenny Robredo ng around mga, so 58 si Bongbong, kailangan 60% in 4 days. Imposible. Kahit magbigti pa si Lenny, wala siya siyang magawa. So, itong mga ginagawa lang ngayon, sinisiraan ng iglesia dahil hindi si Lenny ang sinuportahan. So, mga losers talaga kayo kahit kailan. Nagpakitala lang kayo kung gaano kayo kababoy, gaano ka-immoral, gaano kawalang kwinta, at mga disinting baboy itong kampo ni Lenny Robredo. Hindi lang nasunod ang gusto ninyo, kulto na yung tao. So, kung kulto, sa sunod na eleksyon, kayong mga dilawan dyan na nag-penk ngayon, huwag kayong makiusap, ha? Pumunta doon sa Iglesia ni Cristo para iboto yung kung sinong demonyong kandidato ang susunod na tatakbo. Mahiya-hiya na kayo.